all this Pasay City, nagkalat ang beer house, nagkalat ang pasugal. No? Especially sa Manila Bitay, no? Oo! So sila pa lang namunutay dito sa dun sa Pasay. Sila ang namumuno dati sa Pasay, ang mga kuneta. Nagkalat ang beer house, nagkalat ang pasugalan. Eh, it's been a long time. Ngayon, ang pumalit sa Pasay ngayon, eh, hindi ko na nasubaybayan. Pero yung lolo ng kaibigan ko, eh, naging mayor ng Pasay. Hanggang sa naabolis yung lolo ng kaibigan ko sa Pasay, eh, hindi ko na alam. Dahil ang mga bago ngayong mayor ng Pasay, eh, ang pamilya ng mga... Ha? Trinidad. Hindi, Trinidad. May pamilyang mga mayor ng Pasay. Puro magpamilya, mga anak, pamangkin, magulang, ang namamahala ng Pasay. Mukhang maganda-ganda naman ang takbo ng Pasay ngayon sa nakikita ng aking mata dyan sa Pasay. Kung ano man yung mga hidden agenda, meron ako pang nakita. Ang ganda ng pinagawa, kulungan ng mga aso sa Pasay. Ang ganda-ganda ng kakagawa ng kulungan ng mga aso. So, bakit aso? I don't know. Well, in my own opinion, pag ako nakaupo sa Pasay bilang isang mayor, ang uunahin kong itindig kasi maluwag-luwag pa ang lupain sa Pasay. So magtatayo ako dyan mga infrastruktura para sa mga babae, sa mga maliliit na tao. Huwag lang yung puro condominium, ha? Oo, huwag puro condominium. Magtayo naman tayo ng mga tenement, yung mga ganyan para sa mga pangmaliliit na tao. Tulad yung kay Marcos? Yes, resettlement house, resettlement. Para sa maliliit, upang ang mga maliliit na tao, eh kahit pa paano, yung sumesweldo lang ng kapos. Oo, hindi na matutulog sa kalsada. Meron ng bahay na matatawag na mauuwi at matutulungan. Kaya, pag ang isang presidente ay pumili ng kanyang administrasyon, meron siyang pinamahala. At yung namamahala dun sa mga bagay-bagay na mga proyekto ng presidente ay gago. So, nagiging ang presidente gago rin. Kahit na ang presidente ay mabuting tao. Yun lang yun. Kahit hindi pa yung panahon itatanong sa iyo, itong tatanong na ito, iba tapos siya. Pero sa nakita ko, sa kanyang mga ginagawa, talagang napakagaling niya. Ano, at ngayon ay siya ay tatakbo ng porsinato. No. No. Mark Villar. Ah, Mike Villar. Mark Villar. Oh. Ng BPWH ng Bata pa ito. Bata pa yan. Siya ang humawak ng build project ni Pangulong Duterte. So, saan yung masasabi mo patungkol sa kanya? Well then, kung yan naman batang yan, eh, lalaking ika nga eh. Sir, hindi masama mag-corrupt, pero huwag naman garapan. Lahat ng lugar, lahat ng bagay, there is corruption. It will never change in this country. Kaya lang, tayong mga nakaupo sana, pag umupo na tayo, huwag masyadong garapan. Oo. Sabihin natin na corrupt natin is 50%. Ibalik naman natin yung 30% sa taong bayan. Sa'yo na lang yung 20%. Tama po ba? Baka maliit naman yun. Baka kapusin ba sa pambababae? Mga bisyo, patay tayo dyan. Oo. Kaya, huwag naman masyadong garapan. Isa mo,
ang Makati nung araw, ang mga lugar ng mga Makati nung araw, may mga lugar dyan, tapunan ng mga patay, salbi. Ayun, tignan mo ang Makati. Napakaganda. Sabi nila, si Binay may corruption. Eh, kahit may corruption yan si Sir Black. Jujumar. Kahit pa paano, nakita naman natin ang Makati. Napakaganda. Napakadinis. Nung makita ko si Binay, hindi ko sukat akalain siya si Binay. Bakit ka mo? Naglalakad sa Manila Bay, maliit na lalaki. Ang itim. Ang itim-itim. Si Sir Binay. Ang kuya ma'am, Mayor Binay. Kung ba't ang itim? Oh, maitim ba sa kulay ng aita? Oo nga, totoo yan. Maitim. Pero puta, yung mga babae palang kasama niya, puta, mga bodyguard pala yun. Mga bodyguard niya, babae? Oo, mga babae, bodyguard. Kala ko namamasyal din. Mga bodyguard. Namamasyal sa road, diba? Naglalakad lang. Magaling na tao si Bini para sa akin. Kaya lang, ang politika ay talagang may kasama ng corruption. Ang katanungan nga dito eh, bakit last time gusto mo pumasok dyan, di ba? Bakit ang tao eh gusto nila pumasok? Oo. Una, kapangyarihan, katulad na nabanggit ko nung una. Pangalawa, pera. Kapangyarihan, pera. Ah, grupo ng Mad Dogs. Pumunta ka roon. Deroy. Sir, thank you. Grupo yan ng Mad Dogs. Mga na-edukadong tao yan. Mga negosyante, may doktor. Mad Dogs yung grupong yan. Nakasama ako minsan dyan sa grupong yan, naging driver. Kaya ang politika, ang hanap mo kapangyarihan, pera, nandyan sa politika. Pag umupo ka na, bahala ka na. Kung kabutihan o kasama na yung gagawin. Ganun lang yun. So, kawawa naman ng bayan, ano? Oo. Pag puro corruption lang ang nasa utak mo, well then, ang mangyayari, kawawa ang bansa. O kawawa yung lugar na inahawak. Ganun lang. Kaya kung palagay ko hindi na mababago yan. Oo, oh, ano. Okay, hey, malay natin ito si BBM. Ay, kung kay si BBM, baka sakali yan.